mean, of course, hindi lang si Mentor Kristen, baka isa sa inyo ng mga mentors ngayon. Kung mag-isa ka pala ngayon sa grupo mo, okay lang yan. I'm sure lalaki din yung group mo. Sino ba naman ang hindi lumalaki ang team kapag talagang pinagpupursigihan mo, no? Dati kami lang din naman nila Mentor Kristen, wala naman kaming team, no? Pero ngayon, andito tayo, no? Hindi natin kilala yung isa't isa. Ang galing ng I Am Worldwide, no, mga mentors. Yung hindi mo naman kilala yung taong kausap mo, pero because of this talagang nagsanib puwersa kayo, 'di ba? Tapos ginagawa niyo ang lahat para lang umangat yung team ninyo. Gusto niyo ba 'yan, mga mentors, yung makikilala yung team mo, yung team ninyo, yung team natin sa buong I Am Worldwide, i-announce, no? Diamond, Mentor Kristen, mga ganyan, no? Mentor Janine, di ba? O kayo, grabe, kinikilabutan ako mga mentors. Kasi pag may mga nauna, may susunod. Pero depende kung gusto mong sumunod. Again, lahat yan nagsisimula sa you. Okay, sa you, ako, ikaw. Hindi pwedeng yung mentor mo ang may kasalanan kung bakit hindi ka kumikita. Okay, baka kasi sisihin mo, dati nung nag-start ako dito, mga mentor, sinisi ko si Mentor Cup EJ eh. Sabi ko, "Mens, di man ako kumikita dito." O, binalik niya sa akin yung tanong niya. Sabi niya, "O, ba't ka nga ba hindi na kumikita? Hindi kasi ako nag-a-attend ng training, tsaka hindi ako nag-i-invite." O, oh, diba? Yung reklamo ko, ako rin yung sumagot. Kaya, mga mentors, gising-gising, no? Kung wala kang income, ikaw ang may kasalanan. Pero kung may income ka, ikaw pa rin ang may kasalanan. Kasi ginawa mo yan, eh. Ikaw ang magdidikta kung magkano ang numero na pwede mong ilagay sa online account mo. Okay? So, hindi ko na patatagalin, mga mentors. Mag-start na po tayo. So, again, sa mga taga-Canada or sa ibang-ibang, nasa ibang bansa ngayon, good evening po sa lahat. Pero, syempre, ginigreet natin lahat, no? Amazing morning. So, start na tayo, mga mentors. So, this is me. My name is Mentor Katrina A. Hagto. I am a businesswoman here in the Philippines. I am the founder of Team Unbreakable and Emerald Executive na rin po tayo sa kumpanya and also part of Millionaire Circle. And marami na rin kaming nakuha mga incentive. Part din po ako ng Apple MacBook incentive. So, kung tutuusin, sabi nila, para ang hirap naman po niyan. Mahirap talaga, mentor, kung ikaw lang ng ikaw. Pero kapag meron kang grupo, madali lang siyang makuha. Kaya ang i-goal mo, mentor, no, kung talagang pag-iigihan mong mabuti itong business na binigay ni Lord sa'yo, ang i-goal mo, magkaroon ka ng malaking grupo. Diba? Hayaan mo na yung mga rejections, yung mga nagno-no sa'yo kasi part naman yan ng business. Sabi nga nila, 99 times kang ma-re-reject. Yung pang 100 mo daw, yun na yung agila mo. Kaya kung 50 times ka palang na-re-reject, meron ka pang 49 pa na rejections. Okay? Eh, pero okay lang yan, mga mentors. Lahat naman dumadaan dyan. Alright? Yan. So ito ako, nung nag-start ako, sa buhay. Kung mapapansin niyo po, nag-study ako ng caregiver or caregiving. Pangarap ko po noon pumunta diyan sa Canada. Nauso kasi 'yon, 'di ba, mga mentors, nung araw, mag-aaral ka ng caregiver or mag-nurse ka kasi 'yun yung ano, patok nung panahon na 'yan. Hindi ko na matandaan kung anong year 'yan. Pero ang nangyari, hindi po ako natuloy pumunta ng Canada kasi kapag nagkakasakit ako, hinahanap ko yung amoy ng nanay ko. Ganon din ba kayo noon, mga mentors? Diba pag nagkakasakit, iba yung ano'y alaga ng nanay. Tama? Ang nangyari, naging ano na lang po ako, personal alalay ng tito ko. Ito ako, mga mentor. O, diba? Wala akong kilay dyan. So, meron kasi akong tito na ano, na sister din. Ayan. So, nagbi-makeup yan sa mga beauty pageant. Hairdresser yan ni Madam Imelda Marcos. Ano? So, kung mapapansin nyo, meron akong bit-bit na makeup kit. So, eto, lagi ko yung bit-bit kapag may mga ano siya, may mga racket siya. Pero again, hindi naman pwedeng for the rest of my life. Alalay lang ako ng tito ko. Alam nyo, mga mentors, itong tito kong ito, kapatid to ng nanay ko eh, meron siyang colon cancer stage 3 ngayon. Ang nakakatuwa, mga mentors,
isa ako sa tumutulong sa kanya dun sa mga meds niya, sa medicines niya. Kasi nung time na yon, yun yung kasagsagan na malaki talaga yung income na binibigay ni IAM Worldwide sa atin, mga mentors, na kung ikaw parang regular lang yung income mo, regular lang yung ipon mo, matatakot kang magbitaw ng pera. But because of IAM Worldwide, natulungan natin siya. I'm one of the biggest na parang, kumbaga, ano bang tawag doon? Yung share, yung sa family kasi namin, kapag may mga nagkakasakit, pag may mga ikinakasal, mga ganyan, nag-share-share kaming buong family. Malaki kasi yung angkan namin, mga mentors. Pero ang nakakatuwa, isa ako sa may pinakamalaking share sa kanya. Hindi ako nagyayabang, I'm just proud. And kasi yung income na yon galing kay IAM Worldwide. Diba? Nakakatuwa na kung tutuusin, huhugutin mo yan sa sarili mong bank account, sa savings mo, pero because of IAM Worldwide, nakakatulong ka. Ang nakakatuwa, mga mentors, 10 session yung chemo niya, pero ngayon, pang-last na niya. And isa sa mga nakaalalay sa kanya yung barley. Kaya yung testimony niyan after ng chemo niya, i-share ko sa inyo kasi ipopost niya yan. So may mga natutulungan tayo because of the income and because of the barley din. Ayan. And then, I work as a BPO or quality analyst for 8 years. Ito na ako, mga mentors. Ng mga sexy pa tayo dyan, kaya lang wala pa rin akong kilay dyan. Diba? 8 taon na akong nagtrabaho sa call center. Sa mga nakakaalam po, diba? Sa gabi, habang natutulog kayo, gising po kami. Diba? Ang tawag po sa amin, mga bayaning puyat. Pero sa 8 taon na pinagtrabahuhan ko sa call center, wala naman po akong ipon ni kahit isang gulong ng bisikleta, wala naman akong napundar. Sa call center, mga mentors, uso yung nagsasanglakan ng ATM mo. Familiar kayo doon, mga mentors, yung hindi pa dumadati yung sahod, pero yung sweldo mo nakasangla na. Isa ako sa mga ganyan nung araw. Pero okay lang yon, sabi ko sa sarili ko, darating din yung time na magkakaroon din ako ng malaking income at ibibigay sa atin yun ni Lord. And ito na nga, si IAM Worldwide yung pinag-pray natin, mga mentors. No? Yan. So this is my family. Yan. So wala pa po tayong asawa. No? So ako yung panganay sa 6 na magkakapatid and breadwinner din po ako. So these are my parents, nanay ko, tatay ko, ako, yung panganay, and then yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, and pang-6. No, mga mentor, ito ha, nanganak yung nanay ko, 46 years old. Kaya kung 46 ka na ngayon, alam nyo na, pwede pa. Ito yung bunso namin. Ayan. Kala mo anak ko, no? Pero bunso namin siya, 12 years old, 13 years old na siya ngayon. So, ngayon, kung halimbawang nasa abroad ka, tapos nag-work ka bilang isang OFW, yung family mo nandito sa Pilipinas, and you would see your parents na parang hindi pa sila satisfy sa buhay na meron sila, pag-igihan mo tong IAM Worldwide. Pag nakikita mo yung parents mo na habang natutulog sila, naka-electric fan lang, diba? Tapos yung higaan nila, hindi sila masyadong komportable, pag-igihan mo si IAM Worldwide. Ang goal mo is mapa-airconan mo yung parents mo, yung kwarto nila, no? Mabigyan mo sila ng magandang buhay. Kasi konti na lang ang time ng mga parents natin, sa totoo lang, mga mentors. Kung ang parents mo senior na ngayon, aba, nako, grabe, i-ano mo na yung mga yan, mga mentors. Kumbaga, i-all out mo na. Diba? Kasi nung mga bata tayo, binigay naman lahat ng parents natin. Diba? Kahit wala, pero para sa anak nila, gagawin nila lahat. So ikaw, bilang kaya mo na rin maghanap buhay, ibigay mo rin para sa family mo, para sa parents mo. And then kapag may mga anak ka, huwag mo nang intayin na sasabi, pag may pinapabili yung anak mo, no, mga mentor, yung sasabihin mo, huwag yan anak, mahal. Diba? Huwag nang ganun. Kasi yun yung nakasanayan natin, diba, mga mentor? Diba? Pag magpapabili yung anak mo ng something sa grocery, pag bit-bit mo siya, may itutugo siya. Anong ginagawa ng karamihan na nanay? Bitawan mo yan, mahal yan.
Diba? So ngayon mga mentor, dapat hindi ganun yung mindset natin. Kaya dapat pag-igihan mo talaga tong I Am Worldwide para may pagbibinili yung ipinabili yung anak mo. Sige, 'di ba? Ang sarap kaya nun yung pupunta ka sa grocery, dampot ka lang ng dampot, di mo hinihinda kung magkano yung bill mo. 'Di ba? Ang sarap nung ganun mga mentor, kaya i-goal mo yan. Okay? Yan. So, syempre nakapag-travel na rin tayo abroad. Ito yung ano ko, yung jowa ko, 'di ba? Sino kamukha niyan, Mentor Crystal? Ayan. Okay, so marami na rin tayong napuntahan na mga lugar, pero ngayon mga dati every year din kaming nagte-travel, pero because of the pandemic, yun nga. So, nakakalungkot, no? Sabi nga ni Mentor Crystal, itong income ko sa I Am Worldwide, anytime I want to go home in the Philippines, kaya ko. Diba? Kaya lang, yun nga, no? Mentor Janine, baka naman, parent ng eroplano mo. Hindi, chakal. Ayan, okay? And ito na mga mentors, this is our business. So marami kaming negosyo dito sa Pilipinas. So we are the owner of Avocadoria.ph here in the Philippines. Ano siya, ice cream po siya, made in the real fruit of avocado. We have 125 branches nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. And we are praying as well na magkaroon na rin po kami ng first branch international in Singapore. O, diba? Actually, marami na rin nag-aay sa Canada. Pero again, medyo mahirap na yun mga mentors kasi ang daming papers na gagawin kapag international. We are also the owner of one of the famous restaurant here in Marikina. Taga Marikina po ako mga mentors, pero tubong Pangasinan po kami, no? So kami rin ang may-ari ng Sea to Eat. It's more on seafood naman po siya. Ayan. And of course, we also have our own cafe. So isa lang yung branch namin before, but now we already have our second branch. Malapit to kinakap EJSM Santa Mesa. So it will be opening soon this November 11. Ayan. So uwi kayo mga mentors. Invite ko kayo. So, pero sa mga nasa Pilipinas, you can visit us ng mga mentors. So kung ganito kadami yung negosyo mo, masasabi mo bang busy ka? Or hindi? Natawa si Mentor Leah. Leah ba tawag pangalan niya? Kapag ganito yung ano mo, mentor, yung business mo, would you say busy ka or so-so lang? 125. Actually ngayon mga mentors, 130 na yung branches namin. Diba? Kaya pag Lunes talaga, it's very toxic dito sa Philippines kasi ang daming trabaho. Sa bangko pa lang eh, diba? Yung pipila ka. Pero again, it's my pleasure and I'm very grateful na na-invite ako ni Mentor Crystal sa session na to. Mga mentor, kapag ganito yung business mo, oo, busy ka. Diba? Sabi nga sa akin ng mga pinsan ko, ba't ka pa nag-I Am Worldwide, di mo na nga maasikaso kung ano yung unahin mo sa business mo. Sabi ko, eh bakit ba? Gusto ko rin umaman. Gusto ko rin magkaroon ng 25 million worth of house and lot. Diba? Gusto mo magkaroon ng magandang kotse, diba? Magandang buhay para sa pamilya mo. Hindi na to para sa sarili mo lang, mentor eh. Para to sa mga grupo mo na sinabi mo sa kanila na tutulungan mo sila. Diba? Eto mga mentors ha, huwag kang magagalit sa sarili mo kung yung tinutulungan mo yung under mo, yung organization mo, pero ayaw nilang magpatulong. Hindi mo na yun kasalanan. Okay. Kasalanan na nila yon. Pero ikaw as a mentor, kung alam mong ginagawa mo yung part mo, ginagawa mo yung promise mo sa kanila that you will help them, 'di ba? Be grateful. Pero kung sila na yung umaayaw, sila na yung hindi nag-a-attend ng training, hindi mo na yon kasalanan. Okay? Kaya at the end of the day, ginawa mo pa rin yung part mo, mag-thank you ka pa rin. Kaya yung mga nandito, oh my gosh, 41 na tayo, mag-thank you ka kung pinilit ka ng mentor mo na umattend dito. Kasi kapag hindi ka nang pini-PM, ibig sabihin, ano ibig sabihin pag hindi ka tinatapik ng mentor mo? Ibig sabihin nun, mens, wala na siyang pakialam sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Pero kung pinipilit ka nyan, mens, mag-attend ka ng training, diba? Ibig sabihin, love ka ng mentor mo. Because he or she wants you to learn.
Diba? Lahat naman tayo sa training po tayo humuhugot kung paano natin magagawa yung business natin ng maayos. Okay? This is our staff. So kulang pa po yan mga mentors. Madami dyan, siguro mga 150 yung staff namin na ganun karami yung hinahandle namin everyday. Diba? So kung ikaw, siguro kung ikaw yung, kung may business ka dito sa Pilipinas, di mo na siguro maiisip mag-IAM worldwide. Pero bakit mo ginagawa? Bakit ka pa ba nandito, Mentor Kat? Gusto ko nga, may nakita kasi ako na gusto ko rin mangyari sa buhay ko. Iba kasi yung satisfaction sa yung kontento ka na. Diba? Maaring kontento ka lang, kontento ka na sa kinikita mo ngayon, sa sahod mo ngayon, pero hindi ka na sa-satisfy. Meron ba kayong ganung pakiramdam, Mentor? Yung sasabihin mo sa sarili mo na okay na yan, dapat daw pala hindi ganun. Hindi pwedeng okay na yan. Kung meron ka na, kung alam mo namang meron ka pang hihigitan, 'di ba, mga mentors? Kaya nako mga mentors, dahil nandito ka, gawin natin. Sabay-sabay tayo. Sabi nga ni Pres, see you at the top. 'Di ba? Huwag mong hayaan. Ito mga mentor ah. Huwag mong hahayaan na tagapalakpak ka lang. Ang i-goal mo, ikaw naman yung papalakpakan. Yung sasabihin ng mentor mo na, congratulations, Mentor Panji, ang galing mo. Dati ako lang yung umaakit sa stage. Ngayon, dalawa na tayo. Diba? I-goal mo yun. Kasi ang sarap sa pakiramdam, mga mentor. So, this is our store. Marami yan, mga mentors. Ito, alam nyo ba kung magkano ang franchise ng Avocadoria? Magkano ang pinakamalaking package natin sa IAM Worldwide? Diba, Jade? Magkano ngayon, Jade? 198,800. Sabihin mo ng 200,000. Alam nyo po, sa Avocadoria or any franchising here in the Philippines, any franchise, ang franchise po namin is 1.1. Start investment mo lang yon, 1.1. Pero kung i-all in mo yan kasama lahat ng mga stocks mo, permits and licenses, aabutin ka ng 1.8. Yung 1.8 na yon, mga mentors, yung stocks mo doon, yung nilabas mo na 198 sa Jade, stocks mo lang yon ng isang linggo. Diba? Doon sa 1.8 na nilabas mo, hindi mo alam kung kailan ka magre-return of investment. Lalo na ngayon dito. Diba? Ang traditional business po, ang hirap ngayon. Kasi on and off ang ECQ, GCQ, MECQ. Di mo alam, may mga malls na nagsasara. Diba? Pero yung business natin, walang territorial boundary. Pwede kang mag-business kahit nasan ka. Diba? Kaya kung nasa IAM Worldwide ka, naku po, talaga naman. Ako na nagsasabi mga mentor, yakapin mo yan. Diba? I-all out mo yan. Gawin mo lahat. Gawin mo lahat para magkaroon ka ng grupo dito sa IAM Worldwide. Okay? Now, share ko lang to sa inyo mga mentors. O, kung tutuusin, okay na si Mentor Kat. Diba? Pero bakit pa niya again, ginagawa si IAM Worldwide? Marami pa rin kasi tayong responsibilities mga mentors. Okay. Ang dami pa. Andyan yung, tignan mo ha, tignan mo yung humahabol sa'yo every month. Oh. Yung sweldo mo. Inahabol yan ng ano, internet, bills, di ba? Rent, Meralco sa Philippines. Di ko alam anong tawag sa ano yun dyan sa ibang bansa. No? Ngayon, pag nagutom ka, magbimilty ka, magsasamgyup ka, o lahat yan, ikakaltas naman yan sa sweldo mo eh. Diba? Swerte ka kung may nanlilibre sa'yo, pero hindi naman araw-araw may nanlilibre sa'yo. Maminsan may Lazada pa dito sa Pilipinas. Add to cart ng add to cart, diba? Kung may anak ka, nagbabayad ka ng tuition nila. Diba? Ang dami mong responsibilities, kaya hindi ka pwedeng mag-focus lang sa isa. Kailangan marami kang source of income, mga mentor. And ang nakakatuwa, itong binigay nga ni Lord na opportunity sa atin, ito dapat yung pagtuunan mo ng mas maraming pansin. Diba? Kung nagtatrabaho ka ngayon, mga mentors, hindi naman 24 hours nagtatrabaho ka. Diba? Why not give at least 3 to 4 hours of your time kay IAM Worldwide?
Pwede mo naman gawin to habang kumakain ka eh. Pwede mo rin tong gawin habang nakahilata ka, nakahiga ka. Diba? Again, lahat sa'yo, lahat magsisimula yan sa sarili mo. Unang-una mo munang tulungan yung sarili mo para matulungan mo yung mga nasa baba. Okay, I hope mga mentors may natututunan kayo ha. May natututunan ba? Baka tinulugan niyo na ako mga mentors ha. Sige nga, pa-heart naman diyan kung may natututunan. Kasi baka mamaya hindi naman kayo nakikinig. Charot lang. Ayan. Now, this is the time when I started I Am Worldwide. Ano to? August of 2020 last year. Diba? Sabi nila pag August ka daw nag-join or nag-open ng business mo, sabi nila sa Chinese. Ano yung Chinese doon? Ghost month. Niniwala ba kayo doon, mga mentors, yung ghost month, malas daw sa business pag nag-open ka ng negosyo mo sa month ng August. May mga fungsoy-fungsoy kasi yan. Alam yung mga mentors ako, wala namang masama kung naniniwala ka doon. Wala rin masama kung hindi ka naniniwala. Ako kasi, sa family namin, no, it's up to you kung paano mo patatakbuhin yung negosyo mo. Malulugi talaga yan kung hindi mo naman siya pagtutuunan ng pansin. Diba? Wala ka talagang kikitain kung hindi mo siya gagawin ng maayos, hindi mo siya imamarket ng maayos, wala talagang mangyayari sa'yo. No, kaya minsan yung iba pag nalulugi ng August, nalulugi ng month year na yun, ah kasi nag-open ako ng ghost month. Hindi yun totoo. Sa'yo yan mag-uumpisa. Okay? Ito yung time mga mentor na sabi ng sister ko, to share ko lang ha. Bago kami nag-meet ni Mentor EJ, mga 2 times kong napapanaginipan si I Am Worldwide. Magkasama kami niyan ni Mentor EJ sa dati naming company. Kaya kilala ko yan, sina Mentor Chris, sina VP, sina Mentor May. Kasi magkakasama kami sa dati naming company. And ang minamarket namin before is franchise food cart. Ang katumbas ng package na yon sa package natin is parang gold package siya. Gold up to platinum. Yun yung minamarket namin. At ang commission namin doon before, maliit lang. Kaya sobrang nakakatuwa talaga dito si I Am Worldwide. Hindi ako nagpa-present dyan mga mentors kasi ang kailangan lang talaga namin before is barley. Sabi nung sister ko, nung after 2 days na napapanaginipan ko si I Am Worldwide, sabi niya, ate, ito yung kapatid ko. Siya yung founder ng Avocadoria and ng cafe namin. Bagong panganak siya ngayon and nakatulong din yung barley sa kanilang mag-asawa para makapag-consume sila ng baby. So may testimony din yan, i-share ko soon. Ngayon sabi niya, ate, kailangan natin ng barley. When you say barley, ang unang-unang pumapasok sa isip mo, yung barley ni Miss Maritong ni Fernandez. Alam niyo mga mentors, ang daming barley, di ba? Dito sa Philippines pa lang ang dami. Nagsasabi na pure, mga ganyan. Pero when we partner it dun sa ice cream namin, hindi siya nagmatch. Ang tanging nagmatch and pumasa sa quality ng kapatid ko is yung barley lang po ni Maritoni. Why? Because it's natural. It's organic. Dun pala ang malalaman mo na eh. Yung iba nating competitor, hindi po sila pure. Kaya kung mapapansin mo, yung capsule natin, kapag tinanggal mo siya sa kapsula, nilagay mo siya sa platito, and then you compare the other capsules na sinasabi nila na it's barley, sa color pa lang madidistinguish mo na kung sino sa kanila yung natural. Ang ibang competitor, kulay turmeric yung barley nila. Yung sa atin, green na green. Kaya dun pa lang, bumagsak yung ibang barley na chinek ng sister ko. Ang pumasa lang is yung barley ni Miss Maritoni. Dun kami nag-join. Pero hindi ko po inintindi yung mga just for you na yan. Alam niyo mga mentors, ang kinuha ko lang nung una, kaming dalawa ng sister ko, dalawang gold. Tingnan niyo po, kung mapapansin yung mga drawing-drawing na yan, sabi ko kay Mentor EJ, sabi ko, Kap, ayoko na mag-network, pagod na ako. Pagod na ako, at the same time, nakafocus na ako sa family business namin. You know, yun yung sinabi ko nun kay Kap EJ. Sabi ko, Kap, ayoko na. Pagod na ako. Ang dami nangyari dati.
ayoko nang maulit yon. Pero alam niyo mga mentors, siguro ano, sinapok ako dyan ni Lord. Sabi niya sa akin, ihingi ka ng opportunity, hindi mo naman pala gagawin. Ano pat nandito ka? Diba? Kasi diba, inanong ko yan, sabi ko, Lord, kasi nung time na yan, mga mens, last year, yun yung mga andaming nagsasarang mga businesses due to pandemic. Siyempre, kahit na may income ka, medyo malaki na yung ipon mo, mga mens, sa totoo lang, mauubos yan kung hindi mo siya alam i-handle. And good thing, no, when I prayed to the Lord, no, talagang pinakita niya sa akin si I Am Broadway. Hindi mo naman yung mapapanaginipan kung wala lang. Diba? Pero bakit mo siya napanaginipan? Right? And then, syempre, anong ginagawa ng mga mentor kapag pagkabagong pay-in mo? Diba, ina-add ka nila saan? Sa group chat. Diba may mga ganon, welcome, congratulations, ganyan. Nasa pa, inad ako, pero hindi ko naman pinapansin, nakamute nga yan nung uwi. Minute ko yung group chat tawin nila Mentor AJ kasi ang ingay-ingay, dami, congratulations, ganyan. Tapos na-curious ako mga mes, yung nagpapakitaan na sila ng income. Sabi ko, lo, laki naman ng income nito, 3 months pa lang siya, 2 months pa lang siya. Alam niyo mga mentors, si Mentor Kristen, crush ko yan nung una. Yung pala, sister. Sabi ko ba yan? Sister pala to. Diba? Kasi ang galing niya. Nauna kasi si Mentor Kristen sa akin mag-join. Hindi ko lang alam kung sinasabi. Basta parang nauna si Mentor Kristen. Diba? Pero halos magkaano lang kami. Magkasunod lang din kami ni Mentor Kristen. Sabi ko, galing naman nito. Kasi ang ganda niya pumurma. Ano mo yun? Hindi mo naman mapapansin agad yan kung sister eh. Diba? Pero nung nag-speak na siya, nung umatin ako one time, ay, sister pala ites. Di ba? Ka-Ilocano ko rin yan, si Mentor Kristen. Tsaka alam ko si Mentor Janine ano din. Ilocana din siya. Di ba? Nako, nag-I love you ako dyan nun kay Mentor Kristen. I love you. Ginaganan-ganan ka siya. Nang yung pala, nakakaloka. Sister pala si Madam. Okay lang ngayon. Ngayon, friends na kami. O, diba? Nagkakachikahan na kami sa mga bagay-bagay. Diba? Alam mo, nakakatuwa talaga dito mga mentors. Diba? Nakakakuha ka ng mga kaibigan mo. Diba? Nakakausap ka ng mga hindi mo naman kilala dati. Pero ngayon, BFF mo na sila. Totoo yun. May ano doon si... Niloko nga ako nun ni Mentor Mary. Yung mentor niya, sabi niya, men, sister yan. Ay, sister ba to? Dati, nakakatawa. Ayan. So, yun. So, again, going back, si Mentor Cap EJ ang angel ko sa business na to. Pero again, sabi ko noon, hindi ko siya gagawin. Until such time that I saw those members na nagpapakitaan na ng income, sabi ko, gawin ko kaya. Gawin ko kaya siya. Alam niyo mga mentors, nag-join ako mga, ayun, mga August, September ko pa siya ginawa. After a month pa. Tapos, after a month, nag-suffer at ako nun. Oh, pero, dead ma lang. Parang ganun. Kasi nga, busy nga ako. Diba? Hindi ko pa masyadong inaano nun. Tawag doon, ina-absorb. Si, ito yung kasama ko lagi, si Cap EJ. Ayan. Oh, diba? Tingnan mo yung itsura namin nung araw. Ang papayat namin. Tag team daw kami yan ever since. Sa pagkakamalan kaming mag-jowa yan, pero hindi namin ano, hindi, parehong chicks kasi yung gusto namin. Jarot. Hindi, joke. Yan. So, lagi kami magkasama niyan. Tapos, ang nakakatuwa mga mentors, I've been part of, yan, kita nyo, kilala nyo naman siguro yung mga yan, di ba? I've been part of the top earners before. Nakaakyat na rin sa stage, ganyan. Kasi mga kasamahan ko, sina Mentor Krish, yan, Mentor Kat, di ba? O, sino naman ang hindi nakakakilala sa kanila? Mentor Marlon. Tignan nyo si Mentor Marlon, mga mentors na nung, di ba, tutoy na tutoy yan. Mga kasamahan ko sila nung maakyat kami sa stage, ganyan. Kaya sabi ko, nung nakita ko tong picture na to, bakit kaya hindi ko siya gawin ulit? Again, ang nagpa-open sa akin ng mind ko to do network marketing is I Am Worldwide ulit. Kaya, kapag kahalimbawang katulad nyo rin ako mga mentors so na walang alam sa networking. Pero despite of attending trainings, you know, nag-a-attend ka ng mga sharings, mga ganyan, ma-appreciate mo kasi. Ma-appreciate mo. Kaya kung ngayon medyo mahina pa yung market mo, okay lang, darating yung point, darating yung time,
eventually, lalaki din yung grupo mo. Basta huwag kang mag-quit. Huwag kang titigil. Kasi kapag nag-quit ka, hindi naman yung mentor mo ang talo. Ikaw ang talo kasi nakakomission na yan eh. Kumita, tignan nyo ha, pag nag-quit ka, kumita na yung mentor mo. Kumita na yung mga top mentors, kumita na yung kumpanya, tapos ikaw mag-quit, ikaw ang talo. Kaya dapat di ka nag-quit. No? Ganun lang siyang kasingkin mga mentors. Yan, we've been awarded for how many, tawag dito, yung mga photoshoot before, and sikap Ilay Orion siya. Diba? Si Mentor Krish, Mentor Kat katabi ko. Sino to? Si Mentor Saisa. Ano na eh? Mentor Krish ito. Mentor Aryan. Yan, mga, nakakasama ko talaga sila before. Kaya lang, nung time kasi na yun, parang napagod. Napagod si Mentor Kat. Dumadating pala sa point na pagka ikaw yung napagod, nagpo-burnout ka. Kaya importante dito mga mentors, yung nagde-delegate ka. Yung kailangan mong pagkatiwalaan yung leader mo. Ako kasi noon dati, ako na magtutok kasi baka hindi mo maklose. Ganun ako dati, mga mentor. Pero dapat ngayon pala hindi. No, dapat pinagkakatiwalaan mo yung mentor mo. Kung may mali man siya dun sa sinabi niya na presentation, okay lang yun. After naman ng presentation, gawin mo yung sandwich approach. Alam niyo ba yung sandwich approach? So yung sandwich approach, saka ako na lang i-discuss sa inyo yun. Yung pupurihin mo siya sa una, tapos sa gitna, sabihin mo yung areas of responsibility niya, pero dun sa dulo, i-good job mo pa rin yung leader mo. Ganon yung sandwich approach. Hindi pwedeng, bayan, ang pangit ng presentation mo. Walang ganon, mentor, ha? Kasi lahat naman tayo nag-start sa pautal-utal na presentation, kulang-kulang na presentation. Yung presentation ngayon ni I Am Worldwide, it's very easy. Dati kasi kailangan namin kabisaduhin ilang flavors ng siopaw ang inibenta namin. Ganon siya kahirap dati, no? Ayan. So, alam nyo, ito mga mentors, ikwento ko lang. Diba dati kami sa kabilang company, tapos sila mentor EJ sumama sa I Am Worldwide. Alam nyo ba, dalawa lang kaming natira. Ito si Princess, nasa ibang company na rin siya. Dalawa lang kaming natira. Sobrang iyak ko dito, tignan nyo yung mga mata ko. Kasi gusto kong sumama nun sa I Am Worldwide. Pero sabi ng mentor ko, si Cap EJ, kaya dito napatunayan ko mga mentors, pag nag-yes upline ka, pag nag-yes mentor ka, meron at merong mababago sa buhay. Ito, share ko lang ha. Ang daming member ng TFD. TFD, hindi ko na itatago sa inyo. TFD yung pangalan ng company before. Yung company na yon ngayon, wala na. Close na siya. Diba? Tingnan mo ha. Tingnan mo yung realization. Close na siya. Sino ang umaangat na company ngayon? I Am Worldwide. Lahat ng businesses dito sa Philippines, especially Luzon, ang daming nagsasarado. Starbucks, Jollibee, McDo, ang dami. Pero kapag dumaan ka sa street, sa head office natin dito sa Ortigas, sila lang ang bukas. Yun lang ang opisina na may pila. Grabe, di ba? Nung time na to, mga mentor, ano pa lang nun? Paumpisa pa lang ang I Am Worldwide nun. Yun yung nagkawatak-watak na. Ako, kaming dalawa lang yung naiwan. Sabi ni Mentor EJ, sabi ko, Kap, sama ako. Sama kami. Kasi kapag naiwan kami, kaming dalawa na lang ni Princess. Alam yung mga mentor, sabi ni Kap EJ, hindi, maiwan ka. Yung time na yun, nag-yes upline pa rin ako, mga mates. Nagpa-iwan ako. Kasi meron kaming 170 leaders na maiiwan sa organization ng kabilang company. Alam nyo, kung siguro, kung sumama ako noon sa I Am Worldwide, oo, hindi ko ikakaila. Siguro top earner na rin talaga ako noon. Yung may malaki na rin siguro, mas malaki na rin siguro yung grupo natin, mga mentors. Pero, kung sumama ako noon, walang avocadoria. Ha? Walang avocadoria, walang cafe, walang restaurant. Diba? Wala kaming na-invest na mga farms. Kaya si Lord talaga, ang galing lang. Diba? Sa una, mahihirapan ka. Sa una, mapapagod ka. Iiyak ka. Grabe, tingnan nyo yung mga mata ko dito. Mga mugtong-mugto kasi everyday akong umiiyak. Halos araw-araw ata akong umiiyak. Gabi-gabi ata akong umiiyak. Kasi nawala na lahat. Lahat ng upline ko,
sa makabilang kumpanya, kami lang yung naiwan. Now, how will you handle those 173 branches na may food cart samantalang iniwan na sa'yo lahat? Diba? Siguro sabi ni Lord, hey, kailangan mong pagdaanan yan kasi yan yung proseso. Kailangan mo munang mahirapan bago mo makuha yung hiniling mo, yung gusto mong mangyari. Diba? So, alam niyo yun, mga mentors, talagang pinagdaanan ko. So, lahat talaga dito sa business na ginagawa natin, may proseso. Hindi ka pwedeng shortcut. Hindi pwedeng pag-payin mo pa lang ng Jade, bukas mayaman ka na. Walang ganun, mga mentors. Kahit na anong package yung kinuha mo, kung hindi mo naman yung trinabaho, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka umaattend ng training. Diba? Anong ginawa mo? Wala, nag-payin lang ako. Kulit kasi ni Mentor Kristen eh. Sabi, mag-payin lang ako, yayaman niyo. Walang ganun, mga mentors. Walang instant yaman. Instant noodles meron. Instant coffee meron. Instant yaman, walang ganun. Okay, I hope, natututo kayo or may mga napupulot kayo sa mga pinagsasabi ko, ha, mga mentors. Ayan. So, eto na yung start ng efforts and sacrifices ko, mga mentors. When I started, ito yung eksena. Diba, negosyante tayo. Siyempre, pag negosyante ka, that may mga tauhan ka, pwede mong utos-utusan, I can do that. Pwede kong gawin yun at any day na gusto ko. Pwede akong humugot ng tao sa planta namin na, oh, padala mo nga ito, punta ka sa DHL, pick upin mo to. Pwede kong gawin yun anytime I want. Pero kapag ikaw mismo, muna, hindi ko sinabing forever, yung iuutos mo. Kailangan mo kasing ma-experience yung na-experience ng mga top leader mo. Okay? Kailangan mong dumaan sa proseso. So, anong ginagawa ko ng mga mentors? Punta ko ng office, hakot kami ng products, i-unbox namin. Tingnan nyo naman, nakalupasay ako. Sa DHL to, mga mentors. Sa DHL kasi dito sa Philippines, wala kang masyadong, bawal yung crowded. So may mga social distancing to, wala akong maupuan nun. Lupasay tayo, di ba? Ikaw yung mag-i-encode, ikaw yung magsusulat, ilang barley ba yan, ilang garcinia ba yan, lahat. And then after you did this, punta ka ng DHL, ibabox mo pa yan, di ba? Ang dami! Kaya be thankful sa mentor mo na nandito sa Pilipinas na ina-unbox, binabox yung mga boxes mo. Di ba? Pagdating dyan sa inyo, ibabox mo na lang. Diba? So, always be grateful. Ganito ako, mentors. Every Saturday, hakot, unbox, padala sa DHL. May tsura ko. Pwede naman akong, diba, magutos na lang. Sabi nga sa akin ng kapatid ko, utusan mo na lang yung yung driver. Kasi I can do that, mga mentors. Pero bakit ko to ginagawa? Kasi I want to experience as well. Iba kasi pag na-experience mo siya, alam mo yung meron ka namang kilala sa loob ng office na pwede mo namang pakisuyuan. Pero pumipila talaga ako dahil. Di ba? Pwede mo namang ipabit-bit yan sa Gardo Versosa na naka-duty, di ba? Pero sabi ko kay kuya, ako na kuya. Di ba? Gusto mo kasing ma-experience talaga. And ang sarap ng pakiramdam, mga mentors, kapag nagagawa mo siya. Okay? Now, next tayo. Ito mentors, yung promo. Grabe, pumila kami dyan. Alas 10, naka-uwi kami gabi na. Alam mo yun? Tingnan mo yung bahay ko, mga mentors ko. Diba, garahe to. Oh, garahe yan. Hanggang doon sa loob ng bahay na yun, punong-puno. Tapos ito yung sa hagdan na umaakyat pa yung umaakyat na yung mga boxes. Diba? Umaakyat na talaga sila. Sabi ko, oh my gosh, paano to pagkakasya? Sa bahay, yung bahay kasi namin, yung bahay ko na nabili, maliit lang kasi siya. Maliit lang siya, pero pahaba, parang ganyan. Tapos ang mga katulong ko lang noon, naku, tita ko na, kapatid ng tatay ko, ng mga mentors, yung DHL ako sa, parang hinahati-hati ko yung araw, MWF, DHL, TTH, LBC, which is ang nangyari, mga mentors, naging full-time na ako sa IAM Worldwide, yung business namin, pasulpot-sulpot na lang, kasi may secretary naman ako na, secretary na iniiwan sa opisina, no? Siya na yung tagasagot ng email ko, mga ganyan. Kasi ang galing kasi, mga mentors, hindi mo pwedeng
pabayaan yung mga nag-join under mo na pagka-join nila hayaan. Hindi, kailangan, you know, i-share mo sa kanila kung ano yung ginagawa mo para soon sila naman yung gagawa niyan. Diba? Parang delayed gratification nga ang tawag doon. Diba? So, sabi ko dito, love your team so they will love you back. Pag love mo yung team mo, love ka rin nila. Pero again, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung ginagawa mo na lahat tapos ayaw pa rin mag-attend ng training yung leader mo, hindi mo na po yun kasalanan. Okay? Kasalanan na nila yan. Kaya, huwag kang masad. Pwede ka pang ano, pwede pa tayong mag-build ulit. Okay? Ayan. At yung mga kasama kong taga-box. May bata dyan, sabi nga nung pinsan ko, la, baka i-report na tayo sa barangay kasi alas 3 na ng madaling araw, mga mentors, nagbabox pa rin kami. 3 to 4 days yan, puyatan, basta pag may promo, ganyan kami lagi. Diba? Yan, si Elaine, yung ano ko, partner ko, tas yung kapatid ng tatay ko, tas dalawa kong pinsan. Yan, magkakapatid yan. Pero ngayon, mentors, malaki na yung bahay. Pinarenovate ko na kasi yung sa baba. O, diba, bongga? Because of the income of sa I Am Worldwide. Next na dito sa taas, paparenovate ulit. Diba? Ayan. Ito yung sala namin, mga kiluhan, mga ganyan. Ang dungrit talaga ng bahay ko noon, mentor. Sobrang dungrit. Alam mo, from ganito to ganito. Pero ngayon, mentors, ano na siya? Yung nakikita niya sa picture ngayon, hindi na siya ngayon ganyan. Mas bongga na siya kasi nirenovate na siya. Yun, ano yun? Katas I Am Worldwide Income. O diba, yung mga bagay na dati, paghihirapan mo pa, pagtatrabuhan mo pa siya ng ilang taon, diba? Pero dahil sa I Am Worldwide, yung alam mo yun, hindi ka na problema na mag-iisip, diba? Doon mo na siya kukunin, yung income mo sa bank mo, pwede mo nang i-keep muna yun, tapos ang galawin mo muna yung income mo sa I Am World, ganun. Pero again, hindi mo yan magagawa kung mag-isa mo lang. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, ang goal natin, magkaroon ng malaking grupo. Pero dapat ikaw muna sa sarili mo, tulungan mo muna yung sarili mo kung paano makapag-build bago mo matulungan yung organization. Okay? Mentors, busy ako. As in, nako, busy ako. So, tatanungin kita ngayon, sinong mas busy, ako o ikaw? Diba? Kung isa lang ang work mo ngayon, dalawa lang ang work mo ngayon, okay lang yan. Isingit mo si I Am Worldwide. Just 3 to 4 hours of your time, mentor. Gawin mo siya, kasi nandito ka na. Ito na yung pinag-pray mo na opportunity kay Lord. Eh, ikaw din, kapag binawian ni Lord, eh, bahala ka. Diba? Minsan madamot ang pagkakataon, kaya kung nandito ka na, talaga naman, di ba, ikembot mo na, te, no? Sabi nga namin ni Mentor Kristen, eh ano mo na yan, tumakbo ka na ng mabilis. Di ba? Kaya mga mentors, you're very lucky when you're here. Ano mo lang muna siguro, kumbaga, mag-meditate ka muna, ano yung uunahin mo. But please, ako na nagsasabi sa'yo, gawin mo siya. Gawin mo siya. Kung pinipilit ka ng mentor mo na gawin mo to, gawin mo siya. Kasi maganda yung nagpapatulak. Diba? Kaysa walang nagtutulak sa'yo. Ibig sabihin, wala na useless ka na. Mararamdaman mo yan pag may grupo ka na. Sasabihin mo sa sarili mo, ganito pala yung may grupo na. Yung nasisinsone ka, Diyos ko, Lord, napakahirap nun. Mahirap pang masinsone kaysa makipag-break ka sa jowa mo. Yung mag-break kayo ng jowa mo, kiber eh. Diba? Pero yung isinsone ka ng leader mo, hindi ka niya pinapansin. Ang sakit, mens. Ang sakit. Pero, again, ganun talaga. Eh, kung ayaw niya talaga, eh, bahala siya sa buhay niya. Diba? Huwag mo isinsone yung mentor mo. Diba? Kapag nag-amazing morning yan, eh mag-amazing morning ka din. Yung amazing morning, nag-amazing morning na nga siya sa'yo. Hindi mo pa siya pinansin. Diba? But again, not only your mentor, but also your leaders. Kung may group chat kayo, mga mentors, maging interactive kayo, maging active kayo dun sa group chat ninyo. Kasi yun yung bumubuhay sa'yo eh. Diba? Dun ka magiging eager sa mga ginagawa mo dito sa business natin. Ito, share ko lang. Okay? You can't buy leadership. You can't buy vision. Leaders are developed. They're not born. Leadership is
what you've learned. Ito mga mentors, hindi natin nabibili ang pagiging leader. Hindi mo rin nabibili ang vision mo. Okay, ang pagiging leaders, mga mentors, nade-develop yan. Hindi pwedeng pagkapanganak sa'yo ng nanay mo, leader ka na. May ganun ba? Ay, iniri ka na ng nanay mo, lumabas ka na sa sinapupunan. Ah, itong anak ko, leader to. Walang ganun. Nade-develop yan. Ako, hindi ako dati nagsasalita. Tagapalakpak lang din ako noon. Diba? Pero sabi ni Mentor EJ, huwag mong hayaan na tagapalakpak ka lang dyan. Kaya mo din. Diba? Pero na-develop. Kapag everyday kang nagsasalita, everyday kang nag-i-explain, nagtotok, madi-develop yung ano mo, yung talent mo. Then doon na mag-iumpisa yung mga vision. Okay? Mga mentors. Ayan. Ito, may isha-share lang ako. Mabilis na lang to. Malapit na tayong matapos. Ito, mga mentors, meron lang akong tatlong kaibigan dito sa I Am Worldwide na talaga namang ini-embrace ko sila isa-isa. Gusto nyo bang makilala? Papakilala ko sila sa inyo. No, mga mentors? Three friends that you need to have while doing I Am Worldwide. So, number one, mga mentors, is rejections. Familiar ba kayo kay rejection? Favorite ko yan. Breakfast ko yan. Rejection. Ayan, wait lang mga mentors. Ilipat ko lang yung So, ang rejections, mga mentors, breakfast ko yan. Sabi dito sa notes ko, kanina ko lang ito ginawa. Kung gusto mong maging successful na I Am Worldwide member or distributor, dapat mong maunawaan na may tatlong kaibigan ang isang tunay na I Am Worldwide member or distributor na dapat mong kaibiganin at maging best friend forever. So, sino-sino sila? Dito mga mentors, I Am Worldwide, may forever. Yan, rejection. Forever to rejection. Okay? Mga mentors, number one friend, number one, may number one BFF is rejection. So, sino nga ba, ano nga ba ang rejection? Paano bang masasabi na rejection yan? Okay, ito, isa sa mga pinakamatinding pagsubok na kakaharapin mo bilang isang I Am Worldwide member or network marketing or entrepreneur. Okay? Dapat mong tandaan ang mga successful entrepreneurs ay kakaibang nilalang. Tayo daw mga mentors, pag nare-reject ka, ibig sabihin kakaibang nilalang ka. Abnormal tayo. Pero yung abnormal na yun, hindi yung ako budoy, mga gano'n, yung gano'n-gano'n ka. Hindi ah. Ibig sabihin pala ng abnormal is above normal. Ibig sabihin yung mga taong nakapaligid sa atin, normal sila mag-isip. Normal sila mag-isip. Wherein tayo, abnormal, above normal, mas maganda tayong mag-isip. Bigyan ko kayo ng example. Yung kunwari, let's say for example, empleyado dito sa Philippines. Ang empleyado dito sa Pilipinas, ang regular pay nila is 512 per day. I-base na lang natin sa mga staff namin, sa planta namin. 512 a day. So, meron silang kita in one month. 15,360 in one month. So, kapag yan, sinwelduhan mo sila ng, let's say for example, 50,000 a month. Parang magugulat na yung mga yan. Hindi na normal sa kanila. Hindi na normal yung ganong kalaking income. Eh di ba tayo, ang minivision natin, magkaroon tayo ng malaking income dito sa I Am Worldwide. Ibig sabihin, yung vision natin, iba sa vision nila. Kaya nga, pag nagkukwento ka ng income ng mga top mentors, di ba, sasabihin ng ibang tao, yung mga normal, ay imposible naman yan. Diba? Imposible naman yan, Mentor Panji. Ako, 20 years na ako sa kumpanya namin, ang sweldo ko pa rin ganito. Diba? Kasi nasanay sila sa ganong mindset. Kaya tayo, dito sa I Am Worldwide, we are called as abnormal. Ibig sabihin, above normal tayo mag-isip. Okay? Yun. So, kapag nare-reject ka daw, dapat hindi ka na nakakaramdam ng mga ano, ng mga emo-emo. Dito mga mentors, bawal po ang emo ha. Yung konting reject sa'yo, iiyak ka. Karamihan, aminin nyo, karamihan sa mga magre-reject sa inyo, mga pamilya mo, pwedeng asawa mo,
pwedeng anak mo, nanay mo, tatay mo. Dati yung nanay ko, eh, Diyos ko po, nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, ayaw na ayaw ng nanay ko. Abay, nung kumita ko, mga mentors, yung cheque pa nun eh. Nilapag ko yung cheque ko sa lamesa namin. Sabi niya, ay, kaya yung cheque to. Siyempre, may pangalan ako dun, no? Nakalagay dun, no? 50,000. Aba, simula nun, mahal na ako ng nanay ko. Kaya kailangan mga mentors, magpakita ng resulta. Dati kapag 7 o'clock, di pa ako gising nung kinakalampag ako ng nanay ko sa kwarto. Nung may resulta na ako, aba, may breakfast in bed na yan. Anak, anong gusto mong ulam? May mga ganun pa yung nanay ko nun. Diba? Kaya dapat mga mentors, magpakita ka muna ng resulta. Kasi kapag may resulta ka na, nako dai, sinasabi ko sa'yo, ako na nagsasabi, maraming makaka-appreciate sa'yo. Pero ngayon, kung maliit pa yung grupo mo, again, okay lang yan. Start yan. Pero dapat simulan mo yan sa'yo. Meron pang isang instance ng mga mentors. Yung nakakaloka talaga, yung kapag nagkakaroon ka ng resulta. Yung tita ko, sabi niya sa akin, hindi ako naniniwala sa networking kasi ang dami rin kasi niyang sinalihan. Kaya nga mentors, lagi kong sinasabi, you cannot serve two masters at the same time. Kailangan mong mamili ng isa. Hindi pwedeng dalawa ang network company mo. Alam nga namang top earner ka sa isa, top earner ka rin dito. Wala namang ganun mga mentors, di ba? Sabi nung tita ko, di ako naniniwala dyan. Ilang years na ako nag-network, di man ako umaman. Ang ginawa ko mga mentors, alam niyo yung wrong send approach. Gawin niyo to. Narinig niyo na yun, wrong send approach. Kung narinig mo na yun, nakakatawa kasi itong itong eksena na to, yung wrong send approach. Ang ginawa ko sa tita ko, ni wrong send ko siya ng income ko. Sabi ko, tapos, yung kaya importante mga mentors, yung online account mo, yung kita mo, di ba yung gross sales commission? Di ba na nyo yun? Ang ginawa ko doon mga mentors, ang kita ko na noon mga nasa papunta na ng 1M. Matagal na rin yun eh. Kaya yung tita ko member din. Ano, narong send, kunwari ako. Tapos sabi niya, ay Kat, ano to? Sabi niya ganun, bakit ang laki ng pera mo? Ginanon niya ako. Sabi ko, ay naku tita, sayo ko pala nasend yan. Naku, sorry. Kapangalan mo kasi yung mentor ko. Eh, ang layo, Violi yung pangalan niya. Isikap EJ, letter E naman, di ba? Pero M lang yun mga mentor. Pwede nyo itong gawin sa mga kakilala nyo lang ha. Baka mag-wrong send approach kayo sa mga hindi nyo naman kilala, di ba? So, ang nangyari, sabi niya ganun, paano ka nagkaroon ng ganitong kita? Tapos sabi ko, di tita, wag mong pansinin yan. Ano lang, hindi naman yan sa'yo, na wrong send lang ako. Sa ano yan, sa mentor ko yan. Tapos na-curious na siya. Sabi niya, paano mo nagawa yan? Gusto ko rin ng ganyan. Di nag-member siya. Pwede niya tatong gawin. Kaya nga maganda mentor. Meron kang malaking gross commission sa e-wallet mo. Di ba, hindi naman yun nababawasan kapag mag-withdraw ka. Di ba, yung gross buo pa rin. O, pwede mong gawin yon. Ang tawag doon mga mentors, wrong send approach. Ang dami ko nang siniran nito and naging effective naman sa kanila. Baka sa'yo maging effective din. You can do that. You can do it. Pwede naman eh. Di ba, try mo lang. Malay mo, mag-work. Di ba? Ayan. So, nireject din ako noon eh, nung tita kong yun. Pero nung pinakitaan ko siya ng resulta na wrong send approach, M&M lang yun. O, dinaniwala din siya. Ikaw nga nang re-reject eh. Punta ka sa mall. Di ba may mga nagpa-flyering doon? Yung mga kondo-kondo? O, anong ginagawa mo kapag nagpa-flyering sa mall? Di ba, tinataasan mo sila ng kamay. Parang umiiwas ka pa. Di ba? Minsan, yung way mo pa ganon, minsan lumiliko ka kasi iniiwasan mo sila. Oh, ibig sabihin, kahit ikaw, kahit tayo, kahit ako, nanre-reject din ako. Kaya huwag kang umarte kung na-reject ka. Ikaw nga nanre-reject eh. Diba? So, ganun lang siyang kasimple mga mentors. Okay? Ngayon, nauunawaan naman kita kung sasabihin mo sa akin na tao lang naman ako mentor ka at marunong din akong masaktan. Oo naman. Sino naman ang hindi marunong masaktan? Lahat naman tayo nasasaktan. Diba? Kung hindi ka nasasaktan, eh wala ka ng pakiramdam. Iba na yon. Hindi ka na gumagalaw. Diba? May mga natututunan ba kayo? Mentor Zonin, baka wala naman kayong natututunan sa mga chika ko ha. So I hope may na mga natututunan kayo mga mentors ha. Ayan. Pero eto mga mentors ha. Dapat mong malaman na wala naman talagang networker na isinilang na hindi marunong masaktan. Natututunan lang nilang maging matatag dahil na rin sa mga rejections na nai-encounter nila. Dapat
mong isipin na walang personalan dito. Kung ma-reject ka man nila at lagi mong tatandaan, hindi ikaw ang ni-reject nila, kundi yung opportunity na ino-offer mo sa kanila. Kaya hindi mo talaga kailangang magpa-apekto. So that's my number one friend here in I Am Worldwide. Not only here in I Am Worldwide, pero sa mga everyday na ginagawa mo sa buhay, rejections. Okay? Next na tayo mga mentors, objections. Okay, may rejections, may objections, so this is my lunch. Oh, kanina si rejection, breakfast mo, objection, ito yung lunch mo. Mamaya may dinner, may merienda pa. Okay? So, objection, sobrang natural na sa profession natin bilang isang networker ang magkaroon ng objection. Ang mga taong kinakausap natin. Huwag kang magugulat kung pagkatapos mong ipakita ang iyong opportunity or itong I Am Worldwide ay hindi kaagad sila sasali sa'yo. Hindi ibig sabihin na nag-no sila sa'yo, hindi na yan sasali. Okay, nasa sa'yo pa rin ang key kung paano mo sila mapapa-oo. Now, paano kaya yon? Halos lahat ng interesadong prospects ay may mga objections o questions sa opportunity mo. Ang isang skill na dapat nating matutunan bilang networker ay kung paano ba sagutin ng tama ang mga objections ng ating mga prospects. Okay, again, kung marunong kang sumagot sa objection ng client mo or ng prospect mo, ibig sabihin, alam mo kung paano i-offer yung products natin. Kasi baka mamaya, ang ino-offer mo sa kanila opportunity, eh may sakit nga siya. So dapat ang i-offer mo, ano? Products. Okay, in the long run, ma-appreciate din naman yun eh. Ay, pwede palang kumita kahit products pa. Products lang ang kinuha mo. Diba? Kasi member naman na yan, mga mentors eh. Kailangan mo lang iparealize sa kanya na hindi lang pagbebenta ang pwede niyang gawin. Hindi lang pag-take ng barley or garcinia ang pwede niyang gawin. Pwede rin niya itong i-offer as opportunity sa mga kakilala niya. Kaya kung alam mo kung paano sumagot sa objections niya, yun yung tinatawag na rebuttals. Di ba may mga ganun? So, may ma-offer mo sa kanya yung mga dapat niyang kuhain. Okay? Kapag alam natin kung paano ito i-handle, matutulungan natin na makapag-decide ng tama ang taong kausap natin. So, dapat alam mo kung paano mag-rebut ng tama sa objections na binibigay ng client. Okay? Next, malapit na tayong matapos. Low retention. Ano ibig sabihin ng low retention, Mentor Kat? Okay? Ang low retention naman, mga mentors, dapat ngayon pa lang, i-expect mo na nangyayari ito. Ito yung meron kang grupong malaki pero nalagas sila isa-isa. Yung nawala. Nangyayari ba yun sa inyo? Yung nag-sapphire lang, nawala na. Meron kasi ganyan sa Team Unbreakable, nag-sapphire lang, parang, ay, tapos na. Hanggang dun lang. Eh, meron pang ruby, may emerald pa, may diamond pa, di ba? May black diamond, blue diamond, black diamond, crown. Ang dami pa, nag-sapphire lang, tama na. Huwag ganun, mens. Okay, ang dami. Di ba, ang goal ng company, 3 million per week. Naka 200,000 ka lang, tama. Ba yun? Parang kang baduy naman nun, mentor. Ibig sabihin, yun lang yung capacity mo? Hindi. I-all out natin. Diba, mga mentors? Ayan. Hindi kasi lahat ng sasali sa'yo ay kasing lalim ng dahilan mo ang rason kung bakit ginagawa ang network marketing. Ito, mga mentors, hindi mo naman kailangan maging magaling dito sa ginagawa natin. Ang kailangan mo lang, mentor, maging malalim. If you know your why, the how is easy. Diba? Yung laging sinasabi ni Mentor Trish. Hindi mo kailangang i-memorize lahat. Pero kung alam mo yung reason, ba't mo ito ginagawa, yung family mo, diba? Ang lalim, diba? Magagawa mo. Okay, mga mentors? Kaya, may mga taong mabilis isuko ang pangarap nila dahil hindi sila makaalis sa tinatawag na comfort zone. Familiar kayo kay comfort zone? O nung pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, na comfort zone din ako, mga mentors. Sarap kayang humilata lang, manood ng Netflix. Diba? Alam mo yung kumakain ka pa lang ng breakfast, iniisip mo na kung anong lunch na lulutuin mo. Ganyan lang kami ng pandemic. Diba? Comfort zone ang tawag doon. Dapat explorer ka, parang si Dora. Diba? Ang sarap kayang mag-explore. Gusto mo ba yun? Siguro nga kung walang pandemic kayo, nag-explore-explore na yung mga top mentor natin eh. Diba?
kasama tayo dun. Siyempre mga mentors. Diba? Kaya ang rejections, objections, at low retention, simple lang mga mentors. Dapat mo silang tanggapin, okay, na best friend forever or BFF. So, anong ibig kong sabihin nito mga mentors? Ito, lagi niyong tandaan. Treat rejections as a normal part of your business. It's normal. Again, ikaw nga na nare-reject eh. Ikaw pa kaya hindi mare-reject? Kung hindi ka nare-reject, ano ka na? Alam niyo, pag hindi ka nare-reject, naku, parang ang boring ng buhay mo. Di ba yung oo lahat? Parang wala man lang, walang thrill, di ba? Hindi ka matututo kasi mga mentors eh. So, yung rejections, treat mo yan as normal, as part ng business natin. Number two, treat objections as daily part of your business. Okay, and then the last one, treat low retention as a very common part of networking business. Lahat ng nangyayari sa'yo, malungkot, masaya, di ba? Iiyak ka, tatawa ka, it's part of your life. Okay, party yan. Hindi pwedeng masaya ka forever. Walang ganun. Okay, mga mentors. So, share ko lang yung mga income ko. This is, hindi na to updated, mga mentors, no? 15 times na tayong nag-silver. Give me 5. 5 times to. Going 6 na. Sa gold. And then sa jade, 5 times going 6 na. Diba? In span of how many years? Diba, 1 year pa lang po tayo dito sa I Am Worldwide. Pero yung income na binigay sa'yo, grabe na. Gusto mo ba ng ganyan? Mentor, kung gusto mo ng ganyan, type 1. Kung gusto mo ng ganyang income, alam mo yung negosyante ka na, tas ganyan yung income mo, ay naku po, Diyos ko Lord. Thank you so much. Diba? Pero again, despite of that income, hindi mo kasi alam kung ano rin ang pinagdaanan ng mentor mo sa income na yan. Kaya huwag kang ma-inspire ka. Huwag kang mainggit. Ma-inspire ka. Tularan mo yan. Tularan mo yung mentor mo. Okay? Ayan. So, ito yung dapat mong gawin every day on your daily daily method of operation, yung tawag nila. So just be consistent always. 'Di ba? Talk to people every day, minimum of 20. Dami naman 'yan, mentor ka. Unti lang 'yan, kaya mo nga makipagchikahan sa mga 'di ba, hindi mo kakilala. 'Di ba? Kausapin mo lang sila. Minimum of 20. Yung iba nga dyan, nag-100 pa eh. Yung mga lista sila. Kaya nga, napaka-importante mga mentors yung may listahan ka. Okay? Ask help their mentors. Magtanong ka kung hindi mo alam, wag kang bibukid. Baka bibukid ka dito. Ha? Pag hindi alam, anong gagawin? Kailangan mo lang i-park yung questions na yon, and then balikan mo yung client mo kapag alam mo na yung sagot. Magpatulong ka sa mentor mo. Okay? And then next, attend trainings, mentoring. Sa mga ganitong trainings and mentoring, mga mentors, attend ka. Attend ka. Libre naman yan. Wala naman niyang bayad. Di ko naman kayo sisingilin. Diba? And then, learn the business fast. Pwede ka rin, kung halimbawa hindi ka pa marunong mag-talk, pwedeng paturo ka muna sa mentor mo. Pwedeng I do, you watch, you do, I watch. Yun yung ginagawa namin. And then apply mo lang all the learnings na matututunan mo dito sa business na ginagawa natin. No? And then maglista ka. Sabi nga dito, ink is better than ink. Mga mentors. So share ko lang yung journey ko dito sa I Am Worldwide. Nag-suffer tayo, nag-ruby, nag-emerald. So hinihit namin ngayon ni Mentor Kristan yung hinihit natin mga mentors yung diamond. Lagi kasi kaming magkasunod niyan eh. Pag nag-emerald siya, ako naman yung next. Pag 2 million na siya, next naman ako, ganun. So, feeling ko pag nag-diamond yan, next na tayo. Pero syempre, ang goal naman ng lahat, mag-diamond talaga this October. 'Di ba? Maganda kasi yung natural yung ginagawa mo sa business mo, yung hindi mo pinipilit. Mahirap yung pinilit, pero alam mo yung pilit, yung hinog, yung, ang tawag doon, pinilit mong mahinog,
Pero when you taste it maasim, mahirap yung ganun eh. Kaya so nito yung natural way lang pagka diamond natin. Again, mga mentors, ang goal naming mga top mentor nyo, hindi lang kami yung mabigyan ng ganyang poster, but of course, kayo din. Mas masaya kapag mas marami. Okay? Hindi ibig sabihin na ngayon wala ka pang income is yun na yun. Hindi po, mga mentors. Again, nasa sayo yan. Okay? Ito, ano lang to, law of attraction. Kaya nilagyan ko siya ng unbreakable. Bawal kasi pala to. Ito yung wallpaper ko sa phone and screensaver ko sa phone. Ina-attract ko kasi talaga yan, mga mentors. Pwede nyo rin tong gawin. Kung ano yung goal mo for this year, pwede mong ilagay dun sa phone mo, sa laptop mo, sa iPad mo, para na ano ka, na tawag dun? Na ano sa utak mo na ito yung goal mo. Kumbaga ganon, mga mentors. Kaya okay lang yan kung halimbawang ngayon wala pang result, pero para saan pa at papunta ka rin doon, yun, nare-remind ka. Kaya maganda kapag may mga goals ka, may mga goal ka, goals ka, i-ano mo, lagi mong i-remind. Lagi mo dapat yung nakikita. Diba? Para yun yung tinatawag nilang law of attraction. Yan, so I've been part of 1 million circle in 6 months. Yan, lagi kaming magkasunod yan ni Mentor Kristen. So, ito hindi na siya updated, no? 2 million circle. Lagi mong sasabihin na tapos na. Alam mo yun, nakuha ko na yan, gets ko na ano ko na yan. Basta para sa team mo and para sa sarili mo, mga mentors, okay? So again, malapit na tayong matapos. Lahat po ng sinabi ko po sa inyo, magsisimula yan lahat sa sarili mo. Hindi pwedeng sa crossline mo, sa downline mo, lahat yan sa iyo. Kaya dapat, no, mga mentors, lagi kang nakikinig sa mentor mo. Kasi ang mentor or ang upline mo, walang ituturo yan na makakasira sa'yo. Ang lagi niyang itinuturo is yung mga kabuti para sa sarili mo, para sa team mo. Okay? So everything is a process, no shortcut. Lahat dito may proseso, mga mentors. Ang panganganak nga may process eh. Hindi naman pwedeng 3 months na yun chan mo ngayon, sa ika-4th month mo, manganganak ka na. Walang ganon. Lahat may proseso. Even pagsasaing, hindi naman pwedeng paglagay mo ng bigas dun sa rice cooker mo, hindi mo siya nilagyan ng tubig, luto na yan. Hindi po. So lahat may proseso. Kailangan mo talagang pagdaanan lahat ng proseso. Diba? Sa pay-in nga, may process eh. Hindi naman pwedeng pagka-deposit mo ng pay-in mo sa bank account ni I Am Worldwide, may code ka na. Hindi naman ganun. Siyempre, magsisend ka pa ng email. Diba? Ganun dito, mga mentors. Hindi pwedeng instant. Walang instant. Instant noodles lang talaga ang meron. Ang mga instant coffee. Pero instant success, walang ganun. Okay? So, iiwanan ko lang po kayo sa mga favorite verse ko. No, He has made everything beautiful in its time. Sa una, pangit muna, mahihirapan ka muna, iiyak ka muna, pero darating sa point na magagandahin talaga na yung story mo. Kung ngayon, marami kang pinagdadaanan, ang dami mong struggles, part yan ng storya mo, mga mentors, kasi pinapaganda yan ni Lord. Alangan namang pag nag-share ka, puro magaganda lahat. Ay, pagka-pay-in ko dito sa I Am Worldwide, mayaman na ako. Walang thrill, diba? So dapat may ikukwento ka sa audience mo. May i-share ka sa audience mo. Kasi baka mamaya, same pala kayo ng pinagdadaanan ng leader mo. So, ma-feel niya, ay, hindi lang pala ako yung naka-experience nun. Pati pala yung si Mentor Lia na-experience niya. Si Mentor Maureen na-experience din pala niya yung ganun. So, mga mentors, dito, yung story natin dito sa I Am Worldwide, pinapaganda lang yun ni Lord. Okay? Now, Ecclesiastes 3:11 yun. Then my next verse naman na ito, nakalagay ito sa t-shirt namin kasi may t-shirt din ng Team Unbreakable. Yung Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. So lahat talaga kasama mo si Lord sa mga ginagawa mo. Alam niyo, mga mentors, every time na may talk ako, pray muna. Pag natapos na yung talk, magpipray ulit ako. Pag lalabas ako ng bahay, magpipray. Lahat talaga, kung pwede nga lang, every minute nagpipray kay. Diba? Para nag-guide ka niya. Kasi hindi ka naman yan ipupunta dito sa I Am Worldwide kung hindi naman mabuti yung purpose niya sa'yo. It's up to you na lang kung paano mo siya gagawin. Well, kaya nga tayo may mga mentors kasi sila yung mag-guide sa atin.
Swerte mo kung may mentor ka. Kung wala kang mentor, okay lang yan. Ibig sabihin, ikaw ang magiging mentor ng iba. Okay? So share ko lang to. Last na to mga mentors. Sabi ko dito, struggles are normal, rejections are everywhere, friends will not all remain. Totoo yan. Kapag halimbawa nag-hello ka sa friend mo, iisipin ng friend, ay, aalokan ako niya. yung minsan, no, may mga friends din ako na in-unfriend ako kasi wala na silang ibang nakita dun sa Facebook kundi I am worldwide. Yan ano namang pakialam mo, i-Facebook ko naman yun. O di unfriend mo ko, di go ahead para ma-friend mo na yung mga dapat mong alokan dito, di ba? So, these are some of the few realizations I had as I walked through my journey toward life. Ganun talaga ang buhay, mga mentors. Maraming manre-reject, maraming mangiiwan sa'yo. Naku, kapag yumaman ka na, uutangan ka na ng mga yan. Di ba? May mga gano'n yung naku, na-experience ko yan. Dati kong kasama sa BPO, sa call center. Sister din yun, Mentor Kristen. Di naman niya ako pinapansin dati nung nasa BPO pa ako. Pero siguro lagi niyang nakikita yung mga achievements natin. Inuutangan niya ako ng 20,000. Eh, hindi ko pa siya pinapautangan. Ayoko nga, dati nga hindi mo ko pinapansin. Mahirap kasi ngayon magpa-keme talaga mga mentors. Sabi nga ng mentor ni Mentor Easy, kung magpapautang ka yung ano, yung hindi dun sa amount na gusto nila, kundi dun sa amount na gusto mo. Para kapag siningil mo sila or hindi ka binayaran, hindi masama sa loob mo. Diba? Kung umuutang siya ng 20,000 o bigyan mo siya ng 3,000, hindi niya binayaran, okay lang. At least natulungan mo siya. Ganun. Diba mga mentors? Ibig ko sabihin dito mga mentors, joke ko lang yun ah. Ibig ko sabihin dito mga mentors, nasa sayo naman yan. Okay? Nasa sayo naman yan kung pahihiramin mo siya or pagbibigyan mo siya. Pero again, kailangan kasi ngayon mga mentors, ano din, matalino ka sa mga pagkakataong ganito, lalo na dito sa Pilipinas. Okay? So, but I've learned that in every ending of a story comes a new beginning of a better version of it. Every challenge corresponds a new learning. So, and every failure is an indicator of an upcoming success. So, you just need to keep on moving and never ever quit. So, wag kang magkukwit. Again, pag nag-quit ka dito sa business na ginagawa natin, hindi yung mentor mo ang lugi. Ikaw. Kasi nag-invest ka na, di ba, yung mentor mo, kumita na, nakuha na niya yung commission mo. Ikaw, wala ka pang kinikita. Yung products naman, pag binenta mo, yun, balik yung puhunan mo. Pero kapag, ano, hanggang dun ka na lang, eh, talaga namang wala ka talagang kikitain. Okay, mga mentors? So, yun lang. For now, mga mentors, thank you so much and to God be all the glory.